Então, lá. Ah, não. Your team is banned. Lindo, mano. Your team is banned. Ah. Isang series lang ba to? Isang series. Siguro mas naging ano lang kami handa sa kanila kasi 'di ba nanood kami ng laban nila nung kinagabi. Legendary shoutcast ni Jack. Ayun, parang mas naging prepare lang kami kaysa sa kanila kaya natusiro namin sila. Niling. Yung mga deaths naman namin ng early game, di naman nila yung nako-convert sa mga ano eh, objectives. So pag may namamatay sa amin, wala namang objective sila nakukuha. So yung kill lang. Eh ang hero naman namin malakas sa team fight eh. Oh, yun nga, team fight. Ah. So hindi, ano lang kami, hindi kami masyadong na-pressure na pagka namamatay kami nung early stage. Sabi namin pag nag-team fight naman kaya natin makabawi. Okay, team fight ko. Point niya na nakita ko din sa third day. Hmm. Ang laway sila sa third day, nalabag ng hari ko sa Amal Corp. Sino yung hari ko? Si Kiel. Oo. Tapos doon na, ano, nag-tuloy, sila nung namatay third day. Hindi, nung naipit kasi nila si, ano eh, si Kiel noon, nagkumpulang agad sila. Parang naglapitan lahat sila doon eh. Eh, hindi nila na-burst agad. So, yun. Nakapanis sila ng mga skill namin. Lasan mo. Yan. Yan. Oo nga, parang okay na. Nag-i-echo sa akin. Nag-i-echo sa'yo. Oo. Pero okay naman dyan sa live. Hindi, hello, hello, hello. Yan, narinig. Okay naman daw sa live. Sa headset na lang. Hello, hello. Nag-i-echo, nag-i-echo. Hello, mic check. Ayan, ayos na. Ayos na? Oo. Ayos na daw. Hindi naman. Okay na daw, okay na daw. Sabi ng mga viewers natin. Sige, dito naman tayo sa drop. Aura PH sa NXP Liquid, mga tol. Pinaglaro nila dito si, ano? Si. Intersection. Si Rapley siya. Wala yata si, ano, dito. Si Grid. Si Grid, wala. Oo. Grid out yata dito para sa Aura sa laban nila sa NXP Liquid. Pero, yung first pick nila dito, medyo maganda to para sa, ano? Sa Aura PH. Kasi comfort hero nila tong Selena eh. Tsaka may ano sila dito, ito, nilabas na yung chew dito ni ano, ni Benny Cutie Forever. Matic siya nagagamit na ito, pero ito po, port ban ng Next Play Liquid dito, tignan natin kung ano. Pwede sila magban ng panel dito, kasi wala pong panel dito yung Aura. Tsaka saan nila din, wala pa silang panel dito. Pero ito, binan nila kalit dito para sa Aura, ay para sa Next Play Liquid. Tignan natin yung ban ng Aura dito. Pareha sila wala pang panel dito, kaya siguro, hindi rin sila nagbuban ng panel, baka magkaubusan eh. Baka ibang panel yung mangyari, baka maging fighter yung panel dito pag magkaubusan. Yan, tignan natin yung ban dito ng Aura PH. Ang mahina daw yung, mic natin kay Eto Max ang walakas. Sa akin, saan ba? Okay na pare-parehas yun. Okay na pala, chinek na pala dito ni Derek eh. May yan ah. Oo, yun nga mga kaibigan. Shoutout nga pala sa inyo kay Steve Gonzalez, kay Briggs Cruz. Pasensya na kayo, nagkaroon kami ng technical difficulty rito. Pero malay nyo, baka mamaya biglang
kasi Chuck Norris dito dahil makikita si Kapitan Patrick Eto Max dito sa panel natin. Oh. Ha? Pero ngayon, Aura PH, ngayon ko lang ulit nakita yung isang silina na mapit. Nakalusot siya sa banning. Oo, nakalusot. Kasi wala rin masyadong trade dito para sa banning nila. Hmm. Pinatrade na lang dito yung lapu-lapu talaga. Hindi kinuha ng Aura PH. Best priority nila dito yung ano, yung Selena. Kasi kaya naman yata nilang labanan yung ano dito yung lapu-lapu. Tatapatan na lang ito ng magandang fighter siguro. Hindi ba parang hindi maganda to para sa isang harit? Ang daming crowd control ng Aura PH? Baka side lane nila. Baka side lane. Naka-purify. Purify. Para hindi mo madaling patayin. Hindi makakita. So yun ang adjustment. Yun yung maganda pag nag-pick ka agad ng maaga sa harit. Oo, pwede yung pag-isipan. Ah, so flex. Flex pick kung tawagin. Pwede siyang i-support eh. Pwede rin siyang igilid. Iisipin mo na lang yung magiging katapat niya. Kung ano, kung maganda ba siya igilid o kaya mas maganda siya i-support. Ayun. Pero ito, pag drafting, talagang tulungan kayo eh. No? Mm. Sa X eh, no? Hindi yung isa lang ang nagko-call ganito. No. Kumbaga, pero yung final decision, isa lang. Ah, isa lang. Ano sasuggest sila, pero final decision saan? Captain pa rin. Captain Eto Max pa rin. Pero importante pa rin naman syempre yung mga suggestion nila. Minsan, vote na lang. Madalas. Kunwari, pagka nagtatalo, yun, vote na lang kung sino mas maraming vote. Sa hero. Ayun. Kung ano mas maganda. Narinig nyo na talagang nagtutulungan yung side ng execration. Ha? Pero dito sa next play, Liquid, nakuha nila yung Benedetta. Nakakalusot pa yung Benedetta dito para sa ano. Ano to, pang fourth pick to, pang second phase na nakuha yung Benedetta dito. Pero ito, siguro yung Bene dito sa ano, sa next play panel nila to. Kasi kailangan ng purify ng harit dito para hindi siya maulit. Tatlo yung panghuli sa kanya dito eh. May arrow, tsaka may hurricane dance, tsaka may sipa yung chew. Kaya kailangan niya ng purify talaga dito. Ang dami. Kung pipick yung Alice Ling, may Tempest of Blade knockup. Yung mini stun ng Alice. Pero ito, maganda yung sagot ng Aura PH dito. Alice tsaka Ling. Para sa anilang pang kompleto sa lineup nila. Medyo maganda yung hero ng Aura dito sa ating first game. Odette. Uy, Zos. Super Tarit. Tingnan natin. Pwede sila kumuha ng burst kung gusto nila. Kasi wala pa sila dito masyadong burst. Yung Arit, kailangan pa niyong sumundot na sumundot eh. Support yata ang kulang ng ano dito. Support. Support na burst. Ayan na burst. Ayan na. Yan request mo na burst. Yudorin kukunin nila dito. Maganda Harley. Tingin ko kasi... pero Yudorin kinuha na next play Liquid dito. Maganda. Parehas maganda yung line na pero... Sige, yun. Pag-usapan niya natin. Kay Kapitan, eto Max ko muna tatanong pangbin. Okay. Okay, dito sa drop, kanino ka, Kapitan? Saka bakit? Baka sa akin, parang balance lang eh. Kasi etong hero ng Aura PH, meron silang Selena para sa early phase ng game. Kasi most of yung side lanes nila, kailangan pa ng item niyan eh, para makaano. Pero since may Selena, so kayang i-handle yung early phase. Tsaka sa kabila rin, meron din silang Lapu, tsaka Benedetta para sa early game tsaka late game. So baka maging ano to, balance lang. Mga 20 minutes siguro ba. Sa Nostra ng 50-50 kanino ka? 50-60. 40-60 pala kanino. Wala eh, parang pantay lang sa akin eh. Sa akin sa lineup lang. Depende na lang sa execute kung paano nila i-execute. Yun mga kaibigan, narinig niya insights ni Kapitan Eto Max. Pero shoutout nga pala muna kay Raiden Aligayo Santos. Eto na nga, welcome to the land of Dawn, Aura PH vs Next Play Liquid. Pakulala ko muna para sa side ng Aura PH, blue side, free siya. Using the Akai, sir, free siya ba ito? Ayun, si Lord, okay, si Lord Hades with the Ling, Benny QT forever using the Cho, JP with the Selena at Aru using the Alice. Oh, si JP with Uy, the para Selena. Dito naman sa Next Play Liquid, Togo dito gagamit na Silvana. MB dito sa kanyang Lapu-Lapu, Sumpak Wangdo dito sa kanyang Harit, Bien ML sa FB dito para sa kanyang Benedetta, at Chester dito sa kanyang Eudora. Yun. Ito lang, tamang farm lang talaga dito. Mas mabilis mag-farm dito yung Next Play Liquid kasi Silvana sila dito. Ito, tinutulungan na agad. Pero pugs muna tayo dito para sa ano, Aura Kailangan PH. Gawin dito ng Next Play Liquid, ano, mag-rotate agad sila ng maga. I-maximize na nila yung early potential nila para makapag-scale ka agad yung Harit. Kasi pagka inantay pang maka-item yung Next Play Liquid yung Aura, medyo mahirapan sila dito. Since yung
lineup ng ano, Aura PH is scaling. So, yun, lamang na lamang sila sa early. Tsaka kailangan ng stock ng ano? Kailangan stock ng Alice. Alice, para, yun yung kailangan ng item. Para makapag pag ano. Pag tumagal ng late game to, siguro malaki yung chance nung Aura makangat. Mm. So, dapat ma-earlyhan nung ano. Pero in terms of series ba, may score na, may score na ba yung ating next play Liquid, Direk? Ha? Yung next play Liquid? Wala may... score. Ah, wala pa tayong scoreboard. Ah, wala pa silang score. Ah, okay. Baka hindi rin sila nagpapakita ng stat since ano eh, mag-qualifiers to mga tayo, no? MPL. Oh, baka nagpapatalo lang, hindi natin alam. Papatalo lang, no? Oo. Tago. Tago strat lang. Marami nagtatago ng strat madami, eh. Bakbaan siyempre, na ano yun, panggulat. May hina daw ang mic namin. Sabi naman di direct, ayos na. Panggulat. May hina ba sa live din? May hina daw sa live direct eh. Kaya lang mga sera. Pero shoutout muna natin to. Ay, hindi nila ako maririnig eh. May hina daw eh. Mga delay lang yan. Ha? Mga delay lang sila. Delay lang. Maganda refresh na lang nila, no? Refresh nyo yung mga browser nyo. Refresh nyo lang yung mobile ledge. Refresh nyo to. Refresh yung Facebook nyo. Oo, yung Facebook nyo. Yun lang. Tapos, mare, close nyo. Tapos, open ulit. Mm. Eh, ito, pag narinig nyo ako, bisabihin, may mic kayo. Shoutout kay Roden Pamatian, kay Gifter Villa, Wendell Francia, Paolo Martinez, Vince Azucena, Andy Pilim Jr., Abner Lea, Leal, Leo Andoy, may sounds eh. Oh, Jim okay. Lucas, kay Nathaniel, Sebastian Galunag, Gabriel Rado. Yun, meron eh. Malakas, malakas, malakas. Naririnig ko din eh. Ayun, pa-shoutout daw, pa-shoutout daw kay Captain Atomax. Sino dyan? Yan. Shoutout muna. Ang bilis. Hindi natin mawawas. Hindi mo mawawas. Hindi mo mawawas. Ang bilis eh. Grabe, lalo sa laban nyo kahapon. Sunod-sunod talaga. Hindi ka na makapagbasa. Hindi, maganda refresh nyo lang mga kaibigan. Close nyo lang, tapos open nyo ulit, no? Kaya do, maka-shoutout na si Atomax. Shoutout kay AJ Cagmetes, kay James Balatayo, kay Ryan Lilo, kay MJ Solis, kay Brian Santos nga. Ang bilis, sobrang bilis nga mo. Naayos na yung mic, nakakarinig na sila lahat eh. Ilan ba yung viewers natin ngayon? Ilan ba viewers natin, Direk? 10K. Oh, shoutout nga pala sa 10K viewers natin. Shoutout kay Julius yun, tsaka kay Dave Bico. Pero alam ko, ito Max, isa sa mga... Ito na, game na. Nakatakutan na hero ni JP, itong Selena, di ba? Mm-hmm. Ano yan eh, talagang laso yan eh. Yan eh. Laso, no? Mm-hmm. Napagbinigay mo na hero sa kanya. Panirasin ng rotation yan eh. If may rotation kayo, kayang-kaya sirain ng Selena. Kasi level 2 lang yan, kaya nang bumugbog ng lane. Kaya kayong snowball. So, yan. Pero tuloy niya naman. Speaking of pagbati nga natin dito, pero si Chester yun lang, napaprok. Tagad yung kanyang flicker doon, kamunti ka na siya doon. Kailangan niya nandiyong umangat dito, wala pa siyang flicker. Pag nakakita siya dyan ng akay, patay siya dyan. Di na siya papatakboy ng akay agad dyan. Kailangan ng maging galaw ng NXP Liquid dito pasugod. Di sila pwedeng patras dahil hawaan ng akay yung mapanay. Tinamaan ng pana, kaso wala nga lang follow up, medyo malayo. Pero ito, sa top lane yata sila gugo. Level 3 lang to. Si MB, pinapres niya yung lane. Para hindi mapag-level si Aro, pero lalim niya na dito. Oh, nice dodge nga rito. Pero here comes the Tempest of Blades. Knock up coming in. Pero MB will be the first blood. Courtesy of Enik. Ano, Cherry Mobile. 1-0 agad para sa side ng Aura PH. Grabe naman. Medyo nahihuli sa ikot dito yung NXP Liquid. Ah. Sobrang bilis gumalaw ng Aura PH. Medyo hindi nagpapakita kasi yung Aura pagkagang sila eh. Itong next play, masyado sila nabibision ng ano. Ng Aura. Kasi may words rin yung Aura dito eh. Ito, si Raplicia. Speed lang. Inabot si Raplicia. Parang ito yung first time na maglalaro si Raplicia yun. Pero ito, si Ben Emel, sino nakakuha ni? Nakuha nung Bene. Bene. Naku, walang blow up si Lord Hades dito. Ganyan na, boom! Magandang gawin nila. Ito na nga. Speaking of pasugod, mukhang narinig nga ng NXP Liquid. Yung sinasabi ni Eto Max dito mga kaibigan na dapat ganun talaga yung gawa nila, no? Kailangan. Kasi gaya naman nila dito sa early game. Walang, last ng early game nila dito. Malas early damage nila. Tsaka, mga item dependent kasi to yung hero ng Aura. So, di sila kayang palagan ito. Kaya, kulad ng turtle, di sila kukontest dyan. Oo, mahirapan yung kunin. Wala pang blue buff yung, ano, yung link. Kailangan lang magtuloy-tuloy na next play dito sa lamang nila. Ang ginawa lang ng Aura dito, parang inunahan lang nila ng galaw. Parang, sinisindak lang yung ano, sinisindak lang. NXP. Dapat ma-realize nila na huwag silang masindak dahil lamang sila sa hero. Oh, okay, ito na nga, yung arrow setup, pero level 3 nga lang. Dito sila Prisha.
Pero let's see mga kaibigan, si JP nga na kulong. Sukit. Kakabuhay lang nung si Lino na yun. Naku po, damay si Billion pa nga rito yung Akai. And let's do going down. Dito sa side ng Aura PH. Mababawasan pa nga rito yung shield nila dito sa may gitna. Here comes Aru. Babackup nga siya rito mga kaibigan. Pero usually, nag-stay lang ng lane yung Alice para magpa-stock eh, no? Pero napilitan siyang bumaba doon. Pero talagang item dependent yung sa side ng Aura, no? Tsaka ano, Alice. Hindi nila kaya lumaban ng teamfight. Pinakamaganda nilang ang Aura dito, pitas-pitas lang sila. Oo, hintay nila tumama yung pana. Hindi pa nila kaya mag-teamfight dito. Kailangan lang nila umiuli. Ito si Chester. Parang ganyan, pipick upin. Pero yun lang, nakapag-flicker pa. Hindi na lockdown nga ron ni Free siya mga kaibigan. Pero again, ito na naman yung side ng next play Liquid. Dadalaw na naman dito sa purple buff mga sir. Here come the Tempest of Blade. Habang Lord Ladies umasayaw doon sa may bandang kaliwa, sabay din disengage yung side ng NXP Liquid. Sir, nakakuha ng purple buff. Nakuha ni Ling. Yun. Yun lang ang pinaka-good. Pero ito si Free siya. Boom! Nabigyan yun. Kailangan nila mag-iingat. Alam nila walang ikot dito yung Akai. Kaya... Tsaka alam rin nila na support to emblem yung Akai dito na kayang-kaya nilang patayin agad. Pero ito, si Chester, buhay pa. Kanina pa nakakaligtas si Chester dun, no? Sa mga pana na ito ni JP. Kanina, nahuli rin siya sa may gilid pero nakapag-flicker siya dun sa may ano, Hurricane Dance. Pero wait a minute dito sa may top lane, Aru, ginugaw ng dalawa. Delikado yata siya dito. Naku po, nabigyan. 6-1, yung kalamangan dito na next play Liquid. Maganda the turtle yung... will be up, 2 seconds. Ano yung kapitan nito? Maganda yung ginagawa dito ng NXP Liquid. Talaga din na nila binibigyan ng openings yung Aura. Aura PH na maka-item. Lamang na lamang kasi sila sa pang-early game nila dito. Ito, kulong na naman. Follow up pa ni Chester. Patay yata si JP doon. Summon Force. Ito na si Sumpak Wangdu. Coming from the right side. Pero unti-unting nauubos yung tropahan coming from the blue side. Tatlo na, patay sa kanila. Plus a turtle objective going to the side of NXP Liquid. Kailangan na mag-ingat ng Aura PH dito. Medyo hindi nakakapag-farm yung mga nasa gilid nila. Para sa akin, magandang gawin dito ng Aura. Itemin lang nila si Benny. Si Kiluwash. Kailangan nilang pag-itemin talaga yan. Siguro, pakiakin lang nila sa mga side. Tapos, trade na lang sila ng tower. If mag-treeman push yung side ng Liquid. Bawian na lang nila sa kabilang gilid. Di pa talaga nila kaya si po lumaban. Kulong siya yan. Kanina pa nga nilang gustong gawin. Pero kanina pagigil-gigil sa gitna. Here comes the Tempest of Blades. Akai with the Hurricane Dance. Finally, they brought down Chester. Kanina pa nila gustong-gustong bigyan. Pero Togo, madadamay na nga rito. Pero yon nice gank ha. At yung Ling pa, yung nakakuha ng 2 kills for the side of Aura PH. Ito yung maganda sa ginagawa ng Aura. Kahit namamatay mga sideline, yung core yung hindi namamatay dito. Nakakapag-farm pa, 4-0 siya dito. Sobrang ingat niya. Pero ito si Aru, 1v1. Oops, hindi nga tumama yung pana. Kipit yata siya dito. Pero walang Hurricane Dance eh. Kabibigay lang sa Nuggets, pakbet eh. Mukhang Tore na lang yung magiging kapalit nila na nung kill doon. 1k gold lead na lang ang bilis, lamang ang bilis. NXP Liquid dito. Bilis na yung nahabol ng ano dito, ng Aura PH. Nagkaka-item na yung mga side nila dito sa pagkapitas pa lang na ganun. Maganda dito, pwede na nilang bigyan yung Akai habang wala pang item. Since naka-support emblem naman ito, tsaka ang katinong duo ng NXP Liquid. Sakit! Sakit! Grabe! Ito na nga, napilitan na nga siya maglabag ng Summon Force. Pero tinatlo siya doon. Pero backup coming in, pero still the damage is done. Harit is falling down. Dito sa may baba. Kaso, may kapalit ka agad. Ha? Yung Alice napatay off-cam kill, oh. May trade sa top lane na agad, napakabilis lang nun. Kailangan na ito, magsama lagi si Togo, tsaka dito yung ano, yung Eudora. Kailangan pwede nilang bigyan yung Akai dito para hindi na makapagkulit pa. Ah, sa Rookie Esports pala yung may combination ng Johed, ano, no? Eudora, no? Uy! Nakuha na league. Ayun lang. Patay. Kaso, yun lang, patay si Prisha, namatay dito sa may kanan. Ayun lang ang kalungkutan dito nung kapitan ito. Max, namatay yung Ling. Nakukuha lang nyo ng buff. Ilang minuto siyang walang buff noon. Pati yung Akai na damay. Diba? Ang ganda lang ginawa ng NXP Liquid dito. Pagkakuha ng buff, pinatay na rin kagad nila yung Ling. So, wala rin sense na nangyari. Parang sobrang delay yung mangyari sa Ling dito. Tapos nakakuha pa sila ng objective. Sobrang ganda. Pero dito si Benny Cutie forever. Tama ba? Oo. Tinamaan. Pero boy pa, kunat yan. Ang second skill eh. Nakalayo pa, pa no? Na-depend pa niya yung tower. Mukhang hindi madedepensahan ng ano to, Alice. Ibibigay na lang itong tower na to. Mahirapan siya dyan. Pwede siyang ulihin dito ni Chester. Pero ito, nakita na naman yung Akai.
Wala, eh, sinasayaw nila ni sumpak yun ng tower dito. Tama eh. Yan, tama yung ginagawa ni Chester. Pagka bibigyan niya na ng bibigyan yung akay habang bumapasok sa bush. Mm, siro pa yung akay dito, wala pa yung akay. Sila sa hawak ng bush dito eh, since ano sila. Ipit! Ayun. Oh, naipit. Ayun lang. Ayun lang. Yung talagang lockdown na meron yung Aura PH. Pero let's see, ito na nga nakulungan ni Togo. Pero makapitalize ba nila? Pero si Chester ang target dito ni Lord Iris. Pero nakalayo with the flicker. Pero Prisha will fall. Patay nga siya doon sa kamay ni MB. Pero let's see, ito na nga yung arrow tatama. There's a knock up connecting into two. Habang blood out ginamit rito to give some damage sa side ng Aura PH. Pero patay yung Alice. Nanlambot siya doon. At saka nandamage siya next play liquid. Siguro nahirapan sila dito since yung... yung pwesto nila sobrang sikip. So sobrang ganda ng positioning ng Eudora dito para mabitaw lahat ng skill niya. Eudora tsaka ano, lapo-lapo tsaka lapo, tas may kasama pa Harit. Eto na naman. Eto na naman, wala. Wala na naman ba? Sobrang laking bagay nun nakuha ni Harit. Malaking advantage na sa side ng NXP Liquid na nangyayari para sa kanila. Maganda, maganda yung nangyayari para sa kanila dito. Itong bot lane. Two items na si Benny. Parang item check nga, Derek. Parang sobrang yaman ni Benny. Oh, yun. Two items na nga. Six. Siya pala yung pinakamayaman. 6K yan network. Si Chu. Si Chu. 6.4 naman to. Dito sa abil. Masakit to. Para sa Chu na mayaman. Sobrang hirap. Kila, ano yun? Magpa one shot. Hindi. Mukhang ang item niya dito yung mabilis na malikot. Windtalker. Oo, Windtalker. Oops! Ito na nga. Walang ulti. Nagkailagan nga lang doon. Pero here comes the way of the dragon. Yun nga lang. Slain si MB. Habang si Bien lalaban naman. Pero nag-dash out nga lang siya. Ang sakit ng damage ni Benny Cutie. Pero kaya siyang sundan ng Ling. Here comes the Tempest of Blades. Pero nakalayo nga. Nabitin. Wala eh. Kung mabilis si Ling, mabilis rin yung Benedete. Kung kailangan ng mag-defensive na. No! Kailangan mag-defensive dito ng ano? Benedetta. Kailangan natagal sa Chu. Nasobang yaman. Pero dito. Bagay, naging maganda. Magkatitigan lang. Naging maganda rin yung lane niya eh, no? Kumbaga, yung gank nila doon, lagi namamatay yung Akai, pati yung Selena. Nagbigay ng space para doon kay Benny Cutie. Pero dito si Aru, mauli. Hindi mauli. Item check nga, Derek. Ayaw nila i-trap. Ops. Wala. Anong item ni Benny? Ayan, mukhang mag-dead. Third item niya is defensive item yun. Good choice yun para sa kanya. May bloodlust axe na siya saka ano ba 'yung isa? Ano ba 'yan? Hunter Strike. Hunter Strike 'yun nga. Oops, uy, nagagaw na naman sa Ling, yung purple. Pero si Lovely siya nga rito, nagbitaw ng kanyang Hurricane Dance, pero 'yun lang patakbo mga kaibigan. Habang Queen Swings completed naman dito para kay MB, mukhang takbo sila sa Lord. Grabe yung pang early game talaga na next play dito. Pamburst na pamburst talaga. Hindi nalagyan ni JP ng words yung ano, Lord side ah. Pero ito si Aru, papasok na siya dito. Kaso nga lang na knock up, pero meron siyang Winter Truncheon na favorite item nga ni Chuck ng mga kaibigan. Pero kaya siyang abulan dito, masusundan siya ni Sumpak together with Togo. And yun lang, alis na matay, nabigyan. Pero let's see kung babalik nga ba itong side ng NXP Liquid pupunta sa Lord Pit. Pwede na sila mag-trap. Pero may trap na. May trap. Mong pero malayo. Dapat mapansin ng ano to, NXP Liquid. Sobrang laking bagay ng trap na yan pag may kita. Pero hindi na yata ko contest to. Layo rin nung Ling. Malayo mo, hindi na. Oo, hindi lang sumakto. Pero next play na ako nun. Hindi pero maganda yung ginawa nila na hindi mag-contest para makakuha rin ng bapto si Ling. Tapos level 1 Lord lang naman ito kaya nila, diba? Since meron naman sila Wala pang super. Wala pa super yung Lord dito. Kaso bang yaman ni Benny, tingin ko siya pinakamayaman pa rin ngayon. Check nga natin dali. Same sila nung Ling. Pareh sila ng pera ng Ling. Oo nga, no? Tama yung item na sinasabi ni Captain Eto Max. No? Talagang Windtalker talaga ang pat ni Benny Cutie. Talagang takbo. Panlikot lang. Kasi wala rin siyang makayang i-one hit dito eh. Eudora na lang. Eudora. Pero worth it ba? Hindi. Para sa post-bog, hindi mo. Ayun, worth it. So, hindi worth it. Windtalker, tsaka baka mag-defensive siya dito. Boom! Talagang gustong-gusto talaga nilang dinayan yung Ling ng ano. Wala nang bop yung Ling dito. Pero nakapita sila sa baba. Sakit din ni Benny, yung combination nun eh. Parang napanood ko sa laban yung kahapon yung talagang dinidinayan ng buff yung ano, Ling eh, no? Pwede sila magbigay dito isang tower siguro. Pero dapat mabasag mamaya, hindi pa nila mabasag. Ay, yung Akai mga kaibigan, yun lang, delegado rito si Replacia. Pero papasok yung Benedetta, yun lang, patay yung Akai sa hands of Sumpak Wangdu mga sir. Pero si Aru, try to defend the base. Nako, pero wala. Ang sakit ng burst damage kami from next play Liquid. Pero tin natin mga kaibigan. JP na yata ang susunod na mamamatay rito. Mayimlay. Triple kill para sa Harit. Wala nga minion. Here come the Tempest of Blade. Mag-isa na lang si Lord Aedes against 4. Pero yung pasukan ni Benny Cutie. Pero tower lock lang. Minions. Oo. Bilis nun.
So, bilis ng laban. Kamot ulo yung aura dito, panigurado. Wala si silang ano yung spammer, hindi pa umuwi. Ang pahit na ginawa dito para sa akin, yung dinip pa nila yung ano eh. First tower, dapat hindi na sinugal ni Kaplisha yung buhay niya. Sa, biligay na lang. Dapat biligay na lang kasi nakita niya naman yung dalawang kampi nila. Nagpo-push na ng mid lane tsaka bot lane. Oh, yung Lord pwede mo idala sa mid yun eh. Pwedeng ibigay yung tower na hindi sila mamamatay tatlo. Medyo crucial yung pagkakamatay niya doon. Sayang. Dapat inantay na rin yung mga kampit at umuwi na din. Kasi di kaya, hindi pula silang spammer masyado, siguro, napatay yung Alice siguro, eh. Siguro kung comes doon, depth nyo, kaya nyo ba i-depth na tatlo? Oo, baka. Siguro kaya naman nila dapat. Ayun ang shot call inside the game. Ayan, kasi maganda naman yung ginagawa ng Kawakay. Oo, trinade nila. Kaso namatay yung Alice eh, wala na silang pandip. Dapat una, first plan pa lang nila nung may Lord na, bigay na tong tower. Tapos yun na yung gagawin ng dalawa. Tsaka kaso pwede mong hilahin yung Lord sa mid eh. Papunta sa mid. Pag ano, pag mga ganyan. Hindi, pagka binigay mo na yung third tower doon, okay na yun eh. Oo. Yun na yung mangyari talaga eh. Hindi, pagpapasok pa yung kalaban, syempre atakin mo na yung minions para hindi makalapit sa last tower. Kaso, inilaban nila eh. Inilaban nila yung third tower. Inilaban yung wala na. Wala na. No chance yun. Tapos namatay pa sila yun. Sobrang laking ano. Tsaka last mistake din ng pang-early talaga ng next play. Okay, nag-ahal sa caster. Ang ganda ng insight dito ni Etomax at saka ni Pakbit kung seryoso talaga kayo naglalaro ng ML. Ayun lang yung masasabi ko doon. Insights ng pro player yun. Pero so, una pa nga, hindi pa nga nila makuha yung group nila, no? Nagugulo sila nung ano eh, nung si Line. Sobrang hirap din kasi nung lineup nung ano, Aura, na ilaban. Kaya kailangan ng item. Item dependent kasi sila. Yun din siya sinabi mo kanina. Kailangan magawa ng NXP Liquid na maisip nila na pasugod.